Pasiyon. Dito sa talaga daw Diego Villanda. Ang ganda dito po rin. Aww. Shoot niya, man. Change shift. And a burr. Kita po natin dyan kung bakit may ano yun, may bakalit. Hindi, baka para sa iba kaanak na ano. Reserved for the spouse po yan. Reserved for the spouse or any family member. Para reserved. Agad-agad? Ano nga kayo? Till death do us part, gano'n? Dito sa saga daw, they go beyond that. I'm gonna wait you forever. Shoot niya, man. At saka pag ano naman pag November 1 dito, instead of candles yung gamit po nila, kahoy. Kahoy. Para silang nagbo bonfire, kada puntod po 'yun. Sila po. Kasi pag kasi pag kandila po yung gamit nila, mahangin po rito. Kaya laging namamatay. Kaya naisipan nila kahoy na lang para kung matagalan. Nagsisimula yan, nagsisingi sila around 6 o'clock. Every November 1 po 'yun. Okay, noted. Noted on this. Butas sa mga concave cavities ng limestones. Para mga mag-backside. Ayun. Yung iba naman, nilalagay sa bungad ng... Di yung mga epic may mga kuwebat yung iba. May mga naanjag. Meron, may nakalagay. Noted. Grabe, mag-antarik naman pala. I love it. You love it. Good luck pag asiyat. Good luck. Nakikinig ako. At saka yung nakatulad doon na gumitog, sumbat. Yan po yung mga yung pangalan nila, Igor Teams. Kasi dito sa Sagada, dalawang pangalan na. Christian name at saka Igor Teams. Yung Igor Teams na yan nakuha sa mga ninunungan. Para yung ginagawa? Para pwede nilang ano sa mga apelyado doon. Ginagawa nila para madali nilang matkap yung mga family members. Sayang kasi yung bayad. May bayad ka dun eh.
Katolik na mayroon dito. Para pottery, ako po si Sigrid, isang manggagawa. This workshop was set up in 2000 by Archie Stapleton. He is the son of a missionary who grew up in the 1960s. He saw the potential of the local clay and the local soil for pottery. That's why he set this up as an alternative livelihood for the community. Pottery has three kinds. Merong ordinary, which is lofar. That's the one they make in vegan yung mga paso-paso tsaka lutuan. Stoneware and porcelain are high fired. We specialize in stoneware. Niluluto ng 2,350 degrees. Around Sagada, we get the clay, test it at that temperature. If it's good, we get it in bulk, soak it in water. Sasalain po until it goes through 40 mesh, which is a very fine filter. Pag lumabas down, it's very watery. We have to deep dry for 3 to 4 months. We age it for at least 3 weeks bago ganitong it's hindi namin pupulutin doon at pwede na dito. Kailangan itest at iproseso kasi hindi lahat ng lupa ay clay. Hindi lahat ng clay ay pwede. We put the handle, turn the bottom, do anything that will enhance the beauty. Then we dry it for 1 month, air dry lang. Ilagay namin sa oven for 8 hours of firing, wait for it to cool down. We bring it out and apply the glazes. After glaze application, we have to cook it again for another 8 to 10 hours of glaze firing para po ma-finish it. That's why they're safe for food containers. They're microwavable. The color doesn't fade. That's what you call earth bending. Wow! Amazing. Flavors? Chocolate. Anong flavor niya sa chocolate? Chocolate cheese.
cinnamon rice. Apa chocolate? Apat. Thank you. Lagi po. Kuya, bumanat na lang ng bumanat eh. Saan ba? Ito! Doon! Ayan o! No? Ano ba yan? Pretty! Siya malambing ito.